Good day mga boss. Ito na naman ang inyong lingkod, ang inyong mekanikong fabricator. Sa mga nakakita po at nakapanood ng aking unang video, paano gawin ang itong mold ng screw conveyor blade, ngayon po ipapakita po sa inyo ang paggawa po ng pattern at saka pagbuo, paggawa na rin po ng screw conveyor blade. So meron po akong ginawa dito na pattern po, na ang ginamit ko po ay aluminum, ng kapal nito ay mga 1mm para madali kong may forma dito sa hulmahan para makagawa po tayo ng magandang pattern. At sa mga hindi pa nakapanood ng unang aking video kung paano gawin ng itong screw conveyor mold, panoorin niyo po yung unang vlog ko para maka-relate po kayo sa aking gagawin sa ngayon. So ito po yung aking ginawa na pattern na aluminum, mga 1mm na kapal. So ipinorma po natin dito. Kung makikita nyo po, yan po ay nakapattern na. At ito po ay ating uunatin ang aluminum na ito para puputol po tayo doon sa manganis na ating gagawing blade. Ito po yung aking ginawa na mold o hulmahan na doon sa una kong video na pinakita sa inyo. So pa-plot ko na po ito ang aking pattern. So mga boss, ito na po yung aking pattern kanina. Medyo inunat po ng konti at ako po ay gumawa na po ng guhit para ito po yung ating kakatingin. So yan po, nakagawa po ako ng 10 na manganis. 1/4 po yan ang kanyang kapal. So kakatingin pa po natin yan mga boss, kaya abangan nyo po ang susunod na aking pagkakating dito. So mga boss, ito na po yung ating kinating na nilagyan natin ng pattern na 1/4 na manganis. Bali 10 po ito. Nag-grind na rin po ito, so ready na po ito na i-bending. So kukuha po tayo ng isa tsaka ilalagay po natin dito. Ito po yung ating bender, yung ating hulmahan. So papatong po natin yung isa. Kung makikita nyo po ito ay eksakto lang po siya doon sa gilid pagkasinilip po siya. So ganyan. At kung saan po siya ngayon nakadikit, katulad dito, ay ispatan po dyan. Tsaka dito po sa ilalim na kung saan po siya nakadikit dito tsaka dito, ay ispatan po din dyan. At tsaka po natin na yan iinitan. So gagamit po tayo ng blowtorch para mas mabilis po, kasi ang manganis ay matagal pabagain po siya. So gagawin na po natin ito mga boss.
Tapos ito na yung ating bininding nung una. Ito yung una po. At ito, gumawa na naman tayo ng pangalawa na blade. So, ganun pa rin ang sistema niyan. Ang gagawin. O, nakita niyo rito. Ayan na po siya. Naka-curve na po siya. So, ito na mga boss, yung aking nagawa na 6 na blade lang po ang aking tinapos. Ayan po. Nakikita nyo siya, isa lang ang naging itsura niya. Dahil dun sa pag-bending natin, dun sa ating ginawa na pulmahan. Ayan po siya. So, salamat mga boss sa inyong panonood. At ito na yung ako yung mga hindi pa nakapanood doon sa paano paggawa ng hulmahan ay tingnan niyo po yung aking unang vlog. Maraming salamat po at don't forget to like and share at mag-subscribe. Huwag din kalimutan.